Hello mga viewers! Ngayon ay gagawa tayo ng garlic parmesan chicken wings. Para sa listahan ng mga ingredients, 1 kilo chicken wings, 17 cloves garlic, 4 tablespoons of parmesan cheese, 1 medium size onion, 1 stick ng tanglad, dahon ng laurel, asin, paminta, 1/4 cup ng butter, at mantika. Sa first step ng recipe na to, hahatiin natin yung chicken sa dalawa. Hiwain yung joint sa pagitan ng shoulder at ng pakpak ng chicken. Baliin yung buto at hiwain natin ito ulit para mapaghiwalay yung manok. Pagkatapos natin hiwain yung manok, budburan lang natin ito ng asin. Irab lang natin yung asin sa manok para malinis natin yung manok at the same time manuot na rin yung lasa doon sa manok. Mag-ingat lang kayo na walang mahulog na manok katulad ng nangyari dyan sa akin. I-transfer na natin sa isang cooking pot yung mga manok. And I suggest kapag magpiprito tayo ng manok, lagi natin siyang ilaga muna para lutong-luto yung loob at the same time manuot din yung lasa sa loob ng manok. Ilagay na rin natin yung nahiwang sibuyas. Tatlong piraso ng garlic. Isang stick ng tanglad. Paminta. Tansya na lang sa paminta kung gano'n yung siya gusto karami. Ako o konti lang talaga ako magpaminta. Maglagay na rin tayo ng bay leaves. Pupunit-punitin lang natin ito para mas lumabas yung aroma niya at para mas lumasa pa yung manok natin. Lagyan na natin ito ng tubig, tama lang para masubmerge yung manok. Maglagay na rin tayo ng asin dito. Kanina nag-rub na tayo ng asin sa chicken, so konti na lang yung ilagay nyo rito at tansyahin nyo na lang na hindi talaga siya umalat. Yan, halu-haluin lang natin bago natin ito ilaga. Ilaga lang natin ito ng 20 minutes. 20 minutes lang yung paglalaga natin kasi nagdudurog-durog yung chicken kapag pinalawig pa natin yung paglaga sa kanya. So much better, 20 minutes lang talaga natin siya ilaga. So pagkatapos natin malaga yung manok, i-transfer lang natin ito sa isang malinis na bowl at hintayin natin lumamig ito to room temperature. Isang tip na isi-share ko sa inyo kapag nagpito kayo ng manok is huwag niyong itapon yung pinaglagaan kasi pwede pa gamitin sa tinola yung sabaw na pinaglagaan ng manok. Salain lang natin yung sabaw para matanggal yung rekado na inilagay natin bago natin ilaga yung manok kanina. Itapon lang natin yung rekado na nasala at kapag lumamig na yung sabaw, pwede na natin ilagay sa freezer or sa ref. Balik na tayo dun sa recipe natin. Para sa breadings, kasya na ang 1 cup of all-purpose flour sa 1 kilo ng manok. Maglagay na rin tayo ng asin. Lagyan na rin natin ito ng konting paminta. Lagi natin tandaan na kapag nagpiprito tayo ng manok, well-seasoned dapat yung breadings din natin. Para pagkagat natin dun sa manok, di siya lasang tostadong arena. Since garlic parmesan chicken yung recipe natin, naglagay ako ng 1 tablespoon ng parmesan cheese dun sa breadings natin. Pandadag lasa din ito para dun sa ating manok. Haluin lang natin lahat ng dry ingredients until well combined. Para malaman na well-seasoned ang breadings natin, tinikman ko ito and kapag tama na sa alat,
pwede na natin i-coat yung chicken natin dito. I-coat lang natin lahat ng chicken sa harina, then pwede na natin itong prituhin. Nagpakulo na ako ng mantika habang nagbe-breading sa ko kanina. So dito, gumamit ako ng maliit na cooking pot para ma-deep fry yung chicken natin. Prituhin lang natin lahat ng manok hanggang mag-golden brown. Then, iset aside natin ito. Ayan, tapos na natin prituhin lahat ng manok. Tumikim na din ako kanina ng isa at certified crispy and juicy talaga ito. Set aside lang natin ito para magawa na natin ang garlic parmesan sauce. Para sa garlic parmesan sauce, magtatad lang tayo ng 14 cloves of garlic. I don't suggest na gumamit kayo ng garlic powder sa recipe na ito. Kasi masyadong matapang yung lasa nito and parang may MSG na halo yung mga garlic powder. Kaya na-overpower niya yung lasa ng parmesan cheese. Pero simula ng fresh garlic na yung ginamit ko, na-complement dun yung lasa ng parmesan cheese. Kaya the best kapag fresh garlic ang gamitin sa recipe na ito. After natin matadtad yung garlic, iset aside lang natin ito para i-prepare natin yung butter naman. Sa isang pan, maglagay tayo ng cooking oil. Ang gamit ko dito ay olive oil, pero kahit anong cooking oil pwede nating gamitin. Ilagay na din natin yung unsalted butter at tunawin natin ito. The reason bakit tayo naglagay ng oil, kasi mabilis masunog yung butter. So para ma-prevent ito, naglalagay ako ng cooking oil kasama ng butter. Mahina lang po yung apoy dapat ng kalan natin. So ilagay na natin yung natadtad na bawang kanina. Haluin lang natin ito hanggang ma-infuse yung butter ng garlic flavor. Sa recipe na to, hindi natin tutustahin yung garlic. Lulutuin natin ito sa mahina na apoy ng 1 to 2 minutes o hanggang lumasa lang yung garlic sa butter. Kapag nangamoy na yung garlic o kaya lumabas na yung aroma nito, pwede na natin ilagay yung parmesan cheese. After ng ilang minuto, maglagay na tayo ng 3 tablespoons of parmesan cheese. Haluin lang natin ito ng mabuti until well combined. Pag well combined na yung sauce natin, ibuhos na natin ito sa chicken. I suggest na i-transfer nyo yung chicken sa Tupperware na may takip bago lagyan ng sauce. Kasi isi-shake-shake natin ito para ma-coat ng sauce lahat ng manok. Ayan na ang ating garlic parmesan chicken wings. So, pwedeng-pwede nyo talaga siyang ihalo sa kanin dahil complement talaga siya ng kanin. Ayan, magtatry din ako ng isa para ipakita sa inyo kung gaano siya kasarap. Tingnan nyo naman, juicy talaga yung kanyang loob-loob at hindi yan siya dugo-dugo kasi nilagan na natin siya. Tingnan nyo naman kung gaano siya ka-juicy. Ayan, yung balat niya, crispy din yung balat niya pag kinain nyo. Tapos, nalalasahan mo yung garlic tsaka yung parmesan is well blended din. At full of bone din siya, so madali lang siyang kainin. At yan na po nagtatapos ang ating recipe na ito. I hope you try this at home. And please like and subscribe to my channel. Thank you!